It's hard to be LeBron James. He's 38 years old and he's still dominating. Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Isa sa mga games natin kanina ay ang Milwaukee Bucks laban sa Charlotte Hornets. At nakuha dyan ang Bucks ang panalo sa score na 124-115. Nanguna dyan ang 34 points, 18 rebounds and 4 assists ni Giannis Antetokounmpo on 58% shooting sa field. 18 points din si Chris Middleton at 15 points, 13 rebounds si Drew Holiday. Sa Hornets naman ay 27 points, 10 rebounds and 11 assists si LaMelo Ball at 20 points, 7 rebounds si Terry Rozier. Ngunit let's talk about Giannis. Natanong nga siya kung sa palagay niya ba ay mas gumaling pa siya ngayong season. Ayon kay Giannis ay 100% nga daw. Ngunit kung naipakita na niya ito, hindi pa nga daw mga kaibigan. Isang statement na nakakatakot para sa buong NBA. Few weeks ago ay pinagtatawanan si Giannis matapos na gumawa ng less than 10 points ng 2 beses sa isang linggo. Ngunit posible nga bang natututo na si Giannis na magreserba ng kanyang sarili para sa playoffs? Dahil ang mga tulad nga nila LeBron, Steph, KD, Kawhi at iba pang superstar ay may tinatawag tayong playoff mode. Yung tipong inaangat pa nila ang kanilang performance tuwing playoffs. Habang si Giannis naman ay isang player na nakasanayan na natin na bigay todo talaga every game. Ngunit ngayong season nga ay hindi siya ganito. Pabungso-bungso ang kanyang pagdodomina. Tulad na lamang ngayon, matapos ang pambabatiko sa kanya, bumalik siya ngayon mula sa injury na malahalimaw. Since coming back sa injury, si Giannis ay may average at 39.5 points, 14.2 rebounds, and 4.5 assists per game on more than 65% shooting sa field. At perfect 5-0 din ang record dyan ng Bucks. Kaya naman kung totoo nga ang sinasabi ni Giannis na mas gumaling pa siya ngayon at hindi niya pa ito pinapakita, nakakatakot nga ito para sa buong Eastern Conference kapag pumasok na ang playoffs. Maaalala na ang Bucks na walang Chris Middleton ay pinersa ang Celtics sa Game 7. Ang same Celtics na winalis si KD at Kyrie sa first round. So aabangan na lang nga natin yan mga kaibigan. Sa ngayon ay umaangat ulit si Giannis sa MVP ladder at number 2 na ulit ang Milwaukee Bucks sa buong Eastern Conference. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay LeBron. Kanina nga sa panalo nila sa New York Knicks ay muling gumawa ng triple-double sa LeBron at 28 points, 10 rebounds and 11 assists. At sa game din na ito ay inangatan na niya si Mark Jackson at Steve Nash sa all-time assists. Ngayon nga ay pang-apat na siya sa kasaysayan ng NBA sa player na may pinakamadaming assist na nagawa. Just imagine mga kaibigan, mababasag niya nga ang record sa most total points sa history ng NBA at pumasok siya sa top 5 all-time assist leader in the same week. Pang-siyam din siya sa may pinakamadaming steals, pang-32 sa rebounds at pang-92 sa blocks. Nagpapakita lang ito ng kanyang all-around performance at pagiging consistent sa kanyang 20 years sa NBA. Ayon nga kay Kyrie Irving ay binigay sa kanya ng NBA ang susi sa edad na 18 years old at ngayon ay 38 na nga daw ito ngunit patuloy pa din siya nagdodomina. I-appreciate nga daw natin ito dahil hindi na nga daw ito magtatagal. Isama na din natin sa update na ito na sa inaasahan na game kung saan babasagin ni LeBron ang all-time scoring record. Umabot na nga sa $75,000 ang ticket mga kaibigan. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?